Espiritu. Diwa namin ay ukawin mo, papag-alabing puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karimlan, puso namin yung tahanan. Ang bayan namin yung gabayan, tungo sa katarung at kalayaan. Papuri sa'yo, O Espiritu, diwa namin ay pukawin mo. Alabing puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karimlan, puso namin yung tahanan. Ang bayan namin yung gabayan, tungo sa katarung at kalayaan. Papuri sa'yo, O Espiritu, diwa namin ay pukawin mo. Papag-alabing puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karimlan, puso namin yung tahanan. Ang bayan namin yung gabayan, tungo sa katarung at kalayaan. Papuri sa'yo, O Espiritu, diwa namin ay pukawin mo. Papag-alabing puso namin sa katotohanan ay akitin. Liwanag ka sa aming karimlan, puso namin yung tahanan. Ang bayan namin yung gabayan, tungo sa katarung at kalayaan. Liwanag ka sa aming karimlan, puso namin yung tahanan. Ang bayan namin yung gabayan, tungo sa katarung at kalayaan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat po tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos.
Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupay kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinaramal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunli ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilat ang ting kapurihan, Panginoong Diyos. Samang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, buktong kaanak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan, ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakila. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong maganap ng 50 araw ang Pasko ng pagkabuhay. Ang mga nagkaiba-ibang bansa ay iyong tipunin upang ang ngalan mo ay sambahin sa pamamagitan ni Jesucristo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Sa simula pa'y iisa ang wika ng lahat ng tao sa daigdig. Sa kanilang pagpapalipat-lipat, nagawi sila sa silangan, sa isang kapatagan sa Sinar. Dito sila huminto at namayan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuing mabuti para tumibay.
tisa ang ginagamit nilang bato at kitran ang kanilang semento. Ang sabi nila, ngayoy, magtayo tayo ng isang lunsod na may toreng abot sa langit upang matanyag tayo at huwag nang magkawatak-watak. Bumaba ang Panginoon upang tignan ang lunsod at ang toreng itinatayo ng mga tao. Sinabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat at iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito ng kanilang mga binabalangkas, hindi magluluwat at gagawa sila ng anumang kanilang maibigan. Ang mabuti, puntahan natin at guluhin ang kanilang wika upang huwag silang magkaunawaan. At pinangalat ng Panginoon ang mga tao sa buong daigdig, kaya natigilan ang pagtatayo ng lunsod. Babel ang itinawag nila sa lunsod na iyon, sapagkat dooy ginulo ng Panginoon ang wika ng mga tao. At mula roon, pinapangalat nga niya ang mga tao sa buong daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pinupuri ka po ang Diyos nitong aking kaluluwa. O Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kautusay, dakila rin marangal pa. Nababatbat ka po ang Diyos ng liwanag na maganda. Sa daigdig, ikaw poon, kairami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganap sa lupa, purihin ang Panginoon o purihin mo nga siya. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Espiritu mo'y natatakot mga matay kung kitlin mo ang hininga. Mauuwi sa alabok pagkat doon mula sila. Taglay mo ang espiritu upang buhay ay ibalik. Bagong buhay ay dulot mo sa nilikha sa daigdig. Espiritu mo'y suguin, buon tanay mo. Espiritu mo'y suguin, buong tanay mong baguhin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid,
Alam natin na hanggang ngayon, ang sanlilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo man tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok sa samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapang nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraan di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik ng puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Halina Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo, kami liwanagan mo, Ama ng Maralita, dulot mo'y pagpapala, upang kami magkusa, kaibig at patnubay, sa amin mananahan, ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais, lilim namin sa init, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw, kapag di ka nanahan, walang kaganapan ang buhay na mitlangal, marumi palinisin, lantay panariwain, sakit nami gamutin, kami gawing matapat sa pag-ibig mag-alab, lagi sa tamang landas, tugunin aming luhog, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob, gantimpalay ibigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Aleluya, aleluya, aleluya.
Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Kinagabihan ng linggo ding iyon, ang mga alagad ay nagkakatipon. Nakapinid ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot nila sa mga Hudyo. Dumating si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sumain niyo ang kapayapaan, sabi niya. Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kaniyang mga kamay at ang kaniyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita ang Panginoon. Sinabi na naman ni Jesus, sumain niyo ang kapayapaan. Kung paanong sinugo ako ng Ama, gayon din naman sinusugo ko kayo. Pagkatapos sila'y hinihangan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi ninyo patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Saktong-sakto ho, nagpapaypay kayo. Dahil ho, ang Espiritu Santo hindi lang po pinapahayag sa simbolo ho ng parang kalapati, kundi simbolo din ho ng apoy. Kaya okay lang na naiinitan dahil ang Espiritu ni Jesus ang sumasalubong sa atin, ang Espiritu Santo. Nagtataglay ng init. Sa atin pong ebanghelyo, magandang pong pagnilayan, no ho, nang si Jesus ay muling nabuhay, siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad at hiningahan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Magandang pagnilayan natin yung hininga. Ang hininga ho ay simbolo ng buhay. Pag ikaw ay pumanaw, sinasabi natin, siya ay nalagutan na ng hininga. Kaya habang humihinga, may buhay. Pero may dalawang uri ho ng hininga. Alam niyo kung ano? Yung isang hininga ay mabaho. Yung hindi ho nag-toothbrush, pag huminga ka, mabaho ang hininga mo. Pero kung nag-toothbrush ka naman, yung iba may mouthwash pa, ang hininga mo ay mabango. Maganda ho, tignan natin. Nasa buhay Kristiyano din, may Kristiyano ho na ang hininga ay mabaho. Kung ang isang Kristiyano ang lumalabas sa bibig niya ay kasiraan ng kapwa niya, mabaho ang hininga niya. Kung ang isang Kristiyano ang lumalabas sa bibig niya ay puro pangit, hindi para maging maayos, kundi ang lumalabas na pangit sa kanyang bibig para ibaba ang kapwa niya, siraan at maliitin ang kapwa niya, at maging mapagmataas siya, ayun ho, mabaho ho yun. Sa ating unang pagbasa, narinig ho natin ang kwento ng Tore ng Babel. At sila ho ay gumagawa ng isang tore para ho maakyat sa langit, para maging kapantay ng Diyos. Ang lumalabas sa kanilang bibig ay ang mabahong hininga ng kayabangan at pagmamataas.
pag ang kapwa natin ay ibinababa natin, hindi nirespeto ang kapwa natin, nagiging Kristiyano tayo na mabaho ang hininga. Imbis na kausapin ang kaibigan mo, ipopost mo sa Facebook, imbis na gabayan mo, magpaparinig ka pa, maninira ka, ayun ho, mabaho ang hininga mo. Pero, may Kristiyano din naman na mabango ang hininga. At si Jesus ho, nung hiningahan niya ang kanyang mga alagad, at ang sabi niya, tanggapin ang Espiritu Santo. Ang mabang, ang mabangong hininga ay ang mabangong hininga na nagpapalakas ng loob ng bawat Kristiyano. Sana po ang lalabas sa ating bibig ay hindi yung maninira o magbababa ng kapwa natin. Hindi yung magpapahina ng loob ng kapwa Kristiyano natin. Kung hindi, mag-i-inspire sa kapwa natin. Ang lalabas sa ating bibig ay hindi mga salita manamananakit, kundi salita na nagpapagaling. Salita na hindi magpapahina ng loob, kundi mga salita na magpapalakas ng loob sa kabila ng mabigat na pasanin ng buhay. Yun po, hindi pagyayabang kung hindi ang ipinapahayag ang mabuting balita ni Jesus. Kaya po kung pagkukumparahin natin ang unang pagbasa ngayong gabi sa Genesis at ang unang pagbasa ho bukas mula ho sa gawa ng apostol, ang lingwahe ng tao ay pinaghiwalay para maturuan na sana hindi magmataas ang kanilang salita. Sa atin, sa gawa ng apostol, nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga alagad na parang dila ng apoy, sila ngayon ay nakakapagsalita ng iba't ibang lingwahe. Ang sabi nila, kami ay mga dayuhan, pero ba't sila naiintindihan namin? Ginagamit ulit ang salita, ang hininga, para ipahayag ang mabuting balita ni Jesus. Kaya po, paanyaya sa atin bilang Kristiyano, ano ang hininga mo? Hindi ko sabing amuyin mo ngayon, pero ano ang hininga mo? Hininga na nagbibigay buhay? O hininga na nagdudulot ng kapahamakan sa kapwa niya? Maganda po't nagkakataon din, no, na sa misang ito ay tinatanggap po natin ang pilgrim image po ng Our Lady of Lourdes. At kilala po ang Lourdes sa pagpapagaling ng inutos po ng mahal na ina kay Bernadette ng Subiru na humukay ng isang balon at lahat ng iinom ng tubig na yan ay gagaling. Kaya ho, pag pinapanalangin ang mga may sakit, lumalapit sa mahal na ina ng Lourdes. Maganda rin po sa atin sa pagdiriwang natin ng kapistahang ito ng Pentecostes na sana ho ang ating hininga na dulot sa atin ng Espiritu Santo ay maging hininga na nagpapagaling. At hindi lamang natin titignan yung pisikal na karamdaman. Pero maganda rin tignan natin ang mga may taong napanghihinaan ng loob, nabibigatan sa buhay, nagkakaroon ng anxiety, lalo-lalo na ho kung depression ang pinagdadaanan. Kailangan nila ng salita na magpapagaling sa kanila. Sasamahan, hindi ibababa, kung hindi, sana ang hininga natin at salita ang magdulot din sana sa kanila
ng kagalingan sa kanilang karamdaman. Not only physical illness, pero ilapit din natin sa mahal na ina ang ating mental health. At marami pong mga Kristiyano na pinipili ang suicide dahil nararamdaman nilang nag-iisa sila at nabibigatan na. Gusto nang tumakas. Gusto nang kumawala. Magandang hamon po ito sa atin bilang mga Kristiyano sa pagdiriwang natin ng Pentecostes, na hayaan natin na gabayan tayo ng Espiritu Santo na pumunta sa mga tao na merong ganitong pinagdadaanan. Kailangan nila tayo. Kailangan nila ng ating hininga na nagbibigay lakas loob para sa kanila. Kailangan nila ng hininga natin na maramdaman nila na hindi sila nag-iisa sa paglalakbay nila. Ay mga Kristiyanong nakakaitindi at handang dumamay sa kanila. You are not alone. At tayo din, mga Kristiyano, ito din ang pahayag natin. Hindi ka nag-iisa. Kasama mo kami. Pinapadala tayo ng Espiritu Santo ngayon na magdala ng kagalingan sa kapwa natin. Ang hininga na nagpapagaling at nagbibigay buhay. Yun ho ang hininga ng Espiritu Santo. Tulad ng nilikha ng Diyos ang tao, hiningahan niya ang tao at nagkaroon ng buhay. Tayo din po bilang mga Kristiyano, hingahan ang kapwa natin nang sila din ay magkaroon ng buhay. Hindi nagdadala ng kasiraan sa kapwa. Tayo ang magbigay at magdala ng buhay sa kapwa natin dahil bit-bit natin ang Espiritu Santo. Sabi nga ho ni San Pablo, tayo ang templo ng Espiritu Santo. At saan tayo nagpupunta? Alagaan ang templo ng Espiritu sa atin at hayaan ng Espiritu Santo na dumaloy sa ating buhay at tayo din ay magbigay buhay. Kaya ho, magandang tanong, ano ang hininga mo? Mabango o mabaho? Sana sagot natin, mabango ang hininga natin dahil ang hininga natin ay nagbibigay buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, nilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko, mga kapatid, hilingin natin sa Ama na isugo niya ang Espiritu Santo upang gabayan tayo sa ating mga kahinaan at upang magsilbing kaakibat at gabay natin sa ating buhay. Buong pagtitiwala nating sabihin, Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo.
Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa buong simbahan at ipagkaloob mo sa Kanya ang iba't ibang biyaya at ang misyon na tanging sa iyo lamang nagmumula. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang Espiritu sa mga pinuno ng aming bayan upang gamitin nila ang kaloob mong kapangyarihang maglingkod at maghatid ng kalayaan at kaunlaran sa bayan. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu sa mga misyonero para sa ikalalaganap ng mabuting balita upang ang kaligtasan ay may pahayag sa buong sanlibutan at na ang lahat ng tao ay makilala sa iyo at kay Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, isugo mo ang iyong Espiritu upang pasiglahin ang mga may sakit at mga nasa bingit ng kamatayan. Ipagkaloob mo ang buhay na walang hanggan sa lahat ng mga yumaon na. Manalangin tayo. Panginoon, isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo. Ama, pakinggan mo ang iyong sambayanang natitipon sa pananalangin. Isugo mo sa amin ang iyong Espiritu Santo at panibaguhin mo kami. Katulad ng pagbabagong idinulot mo sa mga alagad mo noong unang Pentecostes, sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin
ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo sa pagabasbas ng Espiritu ang mga alay na ito upang makapakinabang sa iyong ang iyong sambayanan sa paglingap mong sumasagip sa tanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong iyong inilubos na ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Hesukristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos na iyong itinatampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na minamahal, tanang tinubos na bansa, ikaw ay dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Hosana, hosana sa kaitaasan. Lumuhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Oh,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birhen Maria, ina ng Diyos, Birhen ng Lourdes, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, si San Juan Bautista ang aming patron, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwanawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Sa langit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad sala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala.
pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mabalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay, kami sumasamo. O banal na Espiritu, sa ng buhay,
kami sumasamo. O banal na Espiritu, sa amin laging manahan hanggang sa wakas. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, liwanag at gabay sa landas ng buhay. Kami sumasamo, o banal na Espiritu, sa aming laging manahan hanggang sa wakas. Announcement. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating healing mass and service sa darating na June 1, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Maraming salamat po. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagang bayan handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari kayong makipag-ugnayan sa records office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaaring hanapin sina Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, piwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng itim na Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na piging na aming pinakinabangan
ay magdulot nawa ng alab ng Espiritong iyong bigay sa isinugong mga alagad sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Bago ho ang pagbabasbas, ang nais ko pong ulitin noho na ang pilgrim image po ng Our Lady of Lourdes ay mananatili po dito sa ating simbahan hanggang June 3 po. Inaanyayahan po kayo no sa June 3, 12:15 mass po ang ating farewell mass po sa pilgrim image po ng mahal na ina ng Lourdes. At patuloy din po natin noho pagdasal ang mga may sakit na apektuhan po ng bagyong ito. At ganun din po, lalong-lalo na ang mga tao na may pinagdadaanan, those who are sick physically and those who are in need ng kagalingan, hindi lang sa katawan, kung hindi ang kanilang mental health din. Nawa po sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tayo ho ay hindi magdala ng hininga na naninira ng kapwa, kundi hininga na nagpapagaling at nagbibigay pag-asa. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Iyoko ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Ang Diyos Ama ng kaliwanagan ay nagkaloob ngayon ng tanglaw sa kalooban ng mga alagad na pinuspos niya ng Espiritu Santo. Pagpalainawa kayo ng mga kaloob ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Di lang apoy na lumapag sa tanang mga alagad, naway tumupok sa lahat ng masamang paghahangad, upang lubos na sumikat ang liwanag na magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagbibigay kakayanan sa mga tao upang ipahayag ng sabay-sabay sa iba't ibang wika ang isang pananampalataya, ay siya nawang magpanatiling kayo'y nananampalataya at magdulot ng katuparan sa pananabik na makaharap siya sa buhay na walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin.